Yo, what's up? Okay mga tol, no? So welcome back po ulit dito sa ating channel. At yun nga muli ay mapagpalang araw ulit. At ito nga ay magka-clamshell tayo, no? So sa mga operator pala na naku-curious o first time lang gagamit ng clamshell, although may idea naman kayo, ito nga gusto ko lang i-share, no? For sa mga naman, no? Sa mga professional na nagka-clamshell operator, so kayo na bahala kung interesado pa rin kayo manood para sakaling may mga mali ako nagawa dito ay konting advice naman. No, so sa ngayon nga, ito nga palang clamshell namin ay hiram lang, no? At hindi ko siya pwedeng galawin. So meron siyang naka-built-in dyan na sarili niyang kable. So dinugtungan ko na nga lang kung mapansin nyo. Meron siyang dugtong doon, no? Yun yung pinaka-original niya na kable. Sa aking ano rito ay medyo kapos yung kable, no? And pag ginaariya ko siya, inaariya ko yung main, sumasayad na kagad yung pinaka-built-in niya na kable. So yung single ko nga pala, tuturo ko sa inyo mamaya kung paano yung discarte ko nito. Pag konti lang ang bit-bit ko, sa gilid ko lang tinatapon, pero pag puno, sa dulo. Ayun, kung mapansin nyo, yung main ko, ariyan na, no? Kailangan binabasyo kasi pag binabagsak ko siya, kumakain siya ng maraming kable, so nabibitin siya. Ang pinansasara ko dito ay yung main hook. Yan, siguro yung iba sa una, kung isipin mo, parang madali lang mag-clamshell, pero pag nakatry ka na, lalo kung first time ka, medyo malilito ka. Kasi minsan ako nagkamali rito eh. And pinang-open ko ay yung single. Tapos pinang-bibit-bit ko yung main. Pwede rin naman, pwede nyo siya pagbalibalik na rin, makakapanyo siya pag once na nakapag-clamshell na kayo. Ang mahirap lang din kasi dito ay yung nakakalito siya sa umpisa. So first time ko nag-clamshell dati ay ano pa lang ako noon, na crane helper pa lang. So nakapag-clamshell na ako noon. At ngayon na lang ulit, no? At yun nga. Di ko pala nabanggit, no? Muli mga tol, speaking, ang gamit ko nga pala ngayon ay telescopic crane, no? So medyo di ko masabi kung advisable siya, pero tulad nga ngayon, ginagamit ko naman siya. Kasi ang maganda talaga na panggamit sa clamshell ay yung mga crawler crane. Gawa nung ang kanyang boom ay meron siyang pendant o yung support, merong wire support yung kanyang boom. So kahit kumalampag ng kumalampag, medyo matibay pa yung kanyang boom. Hindi tulad itong mga telescopic na pag yung hinahagis mo siya ng patagilid ay baka madali ang ating boom. So dinadaan-daan ko lang siya dito. At mamaya papaliwanag ko ulit kung paano ang pinaka-eksaktong ano nitong crane natin. Inaariya ko yung main hook para kasi pag inaariya mo tong clamshell, pag binagsak mo na siya, kumakain siya ng kable. So kailangan hindi siya mabitin, kaya nakababa yung main hook. And habang meron siyang nakaribbing sa loob nung clamshell, ayun, mahaba yung kable, oh. Mapansin niya, nagsasara siya. Ngayon, huwag niyong iiwan ng single kasi pag naiiwan na naman yung single or nauna, kusa na siyang o-open, ayun, oh. Bukas ko ay single. Nagbubukas na siya. And then, iyari na lang ulit. Mapansin niyo sa loob nung clamshell may nakaribbing. Yan. Pwede nyo rin naman pagpalitin to, pero kasi ang purpose ko dito ay para mas mabilis ang gamit kong pangsara or pambukas or pambagsak yung single hook. Yan, kasi pag binagsak ko ng main, mabagal. At yung iba nga pala, syempre dahil nga hiram lang to at sandali ko lang naman gagamitin, ay hindi na ako nagsalang ng oras na gumamit pa ng magbawas ng kable. Kasi advice ng mga kaibigan nga natin ay, tulad nga yan, shoutout ko nga pala si Joms at yung aking master dati, gumamit daw ako ng 2 lines na kable para sa main hook para mas mabilis. So hindi na ako nagabala ng oras para doon, okay naman. Nabubuksan ko naman siya ng mabilis, gawa nung gamit ko lang naman ay single. Obserba nyo lang mga tol kung paano gumagana itong clamshell, no? Ayan na. Kailangan kasi dito medyo may timing ka na kailangan hindi nalalayo yung masyado yung level ng main sa single o auxiliary hook. Ayan, binababa ko yung main para libreng-libre. Pag buhayan ako, pansin nyo kumain siya ng kable. Okay, ito ganito, papaliwanag ko mga tol, ha. Itataas ko tong single. Ayan, bumubuka yung clamshell, nagsasara habang bumaba, nagsasara siya, no? Habang binababa ko, nagsasara yung clamp. Kaya kailangan mong ibaba yung main para lang lagi siya naka-open hanggang sa pagdating sa baba. Kasi pagkapos nga yung kable mo, sa ere pala nagko-close na siya. So kailangan natin ibaba yung main bago natin ibagsak para umabot siya. Ang problema ko nga lang dito ay naglalak na siya doon, gagawa nga sa may buhol na yan, no? Nagsisilbing stopper na siya.
So ito subukan natin. Yan, kumakain na siya ng malaking ano, malaking kablik agad. So ilayan na natin. Ibaba ko rin yung single para talagang, kasi mintris nagkaklam to, lalong lumalalim. Lalo pag malambot yung hurupa niya. Ayan, sakto. Sarap mag-clamshell pag maraming kuha, pero pag konti lang, kakaumay, kakatamad. Lakas makaantok. So, pag medyo marami, dito ko nilalagay sa bandang dulo. At hindi ko na siya hinahagis, no? Kasi, ingat, tulad ng sinabi ko kayo na pag hinagis, malakas yung talsik. Ito, mga tol, pwede nyong gamitin dito yung pangbukas, pwedeng single, pwedeng main. Pag ginamit mo pangbukas yung single, mabilis siya, tapos tumataas, so may impact siya. Pero pag gusto kong dahan-dahan, ang ginagawa kong pangbukas minsan, yung main hook. Para dahan-dahan lang siya at yung parang lapag lang siya na. Ang problema nga lang dun, ay maraming natitira o hindi nalalaglag lahat. So, ulitin ko, no? Ilalaglag ko itong main para libre yung kaibu cable. And then, bagsak. Yan. Pansin nyo kumakain na siya ng kable, nahihila yung laman. Pambibira ko na ng main. Pag ginamit mo yung pambukas yung single, pwede rin naman, pwede rin pambukas yung main hook. Pag main, mabagal nga lang. At yung pang single, yun yung pangharibasan. Pansin nyo ito, gagamitin ko naman dito ay yung pambukas ay main hook naman. So inalalayan ko lang ng ano, single. And then iaarya ko yung main hook. Ayan, para dahan-dahan lang siya bumubukas. So wala siyang talsik, walang impact. Mabagal nga lang. At yun nga, may mga tira-tira sa loob, siguro. So ayan, kasi ayan, ang dami kong tatalsik, ano, nagagalit yung isang rigger ko na kalbo. Nagagalit sa akin. Minumura ko niyan eh. Natatalsikan daw siya, so dahan-dahan din. At saka dahil telescopic nga yung gamit natin, ayun nga, bawal masyado yung haribas-haribas kasi kawawa naman yung ating boom. Parang walis ting-ting, payat-payat. So gamit ko ngayon ay 30 meters boom length ang gamit ko. So makakalampag talaga siya. So ang pinakakalampag ko lang dito yung pagbagsak lang. Tapos yun nga, medyo dinadaan-daan ko na lang. Kasi hindi nga tulad ng ating mga gamit na crawler crane, pangharibasan talaga yon, panghagisan talaga yon. Masarap gamitin yon, mabilis pati magswing yon. Tsaka speaking, wala nga pala itong pre-fall. Yun pa pala ang ibig ko sabihin. Ewan ko sa crane ito, ito lang yung napansin ko na crane na tada nung krebo. Wala siyang pre-fall. Pakikita ko sa inyo yan, oh. Wala siyang apakan na, wala siyang apak na, wala siyang mapag-apakan ng preno. So paano ko ipipre-pull to walang preno? So yun nga, no, kaya medyo naantok ako ng bagya. Bali shinare ko lang sa inyo, no, sa mga first time lang o hindi pa nakagamit o wala pang idea paano gumamit ng clamshell, ganito siya magana. Yung iba naman naka-direct na, lalo sa mga barko naka-direct na yung cable sa ano na, sa may mismong clamshell na. So ang ano naman dun, ang hindi ko naman gusto dun yung lakas makabuhol ng kable. Kasi nga, di ba dapat yung kable natin lagi may tension. So pag bumagsak na siya, wala na siyang tension. Kaya ito, hindi ko siya pinapalitan. Naka-ano pa rin ako, gumagamit ako ng extrang cable. So pasensya na sa pag-deliver ko ng ano, no, medyo di ko lang kung naintindihan nyo. Kasi ano na lang to, recorded na lang to eh. Ayan. Pag binuksan ko ng single, tatalsik to. Kaya, umayan, pansin nyo, umangat nyo. Kaya inaariyan ko na lang ulit ng main para hindi masyadong matalsik. Minsan na ako nagkamali nito, mga tol, nung nag-aaral pa lang ako dito mag-clamshell na nasa airy siya, na binira ko siya ng binira. So nasobrahan ng bira yung single. Parang nababad ko siya ng pagbira. Ang nangyari, sa airy pa lang nag-open na siya, buti lang walang tao doon. So at ito nga, mga tol, natapos lang aking ano sa para sa araw na ito. At syempre, tingnan natin yung ating kable kung nagbuhol-buhol, kung maganda ba ang kamada natin. Yan lang ang naipon ko. Ayan yung mga pwede kong talsikan kanina. At ito nga, yan, wow, nice. Maganda yung kamada pa rin ng ating kable. Parang hindi siya nag-clamshell. So, sa araw na yun lang, mga tol, no? Ingat sa trabaho, good luck!